Hindi mo dapat ginawa yung Sarah. Dahil sa ginawa mo, masyado nga depressed si Lucille. Daddy, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Kapag-usap lang naman ako sa kanya eh. Sinabi ko lang kung ano nasa isip ko. Pero bilang Kara, alam mo naman kung gaano kamahal ni Lucille si Kara. Huwag mo nang gagawin yung Richong. Dahil kapag nahuli kita, ititigil ko sustento mo. Seryoso ko, Sarah. Dad, Daddy, huwag naman po, oh. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi ko naman po sinasadya talaga yun, eh. Alam niyo naman po na nahihirapan na ako sa bahay, eh. Sabi niyo nga, di ba, ayaw niyo nahihirapan yung anak ninyo. Daddy, yun na nga yung nangyayari sa akin. Kaya huwag niyo naman po akong sukuan, oh. Huwag niyo naman po akong talikuran. Hindi kita tinatalikuran. Sinasabi ko lang sa'yo kung anong pwedeng mangyari sa pagsuway mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Allowance mo. Salamat po. O, pili ka lang dyan, Day, ha? Ito lang ako. Need. Hoy, Mare! Bakit mo sinusulatan yung dyaryo ko? Ay, naghahanap ako ng, ano, ng trabaho. Baka naman may alam ko din, extra mo naman ako ito, eh. Trabaho, ikaw? Eh, hindi ka na nga maganda o gagado sa prutasan mo. Maghahanap ka pa ng trabaho. Ito naman. Naninibago kasi si Sarah nung bumalik siya sa amin, eh. Gusto ko lang tapatan ng konti yung layo na binigay sa kanya ni Antonio. Magkaamin na nga tayo, Mare. Ha? Kahit ilang trabaho ang kunin mo, tapos hanggang retirement mo, hindi mo matatapatan ang mga layo na binibigay ni Antonio kay Sarah. Hindi ko naman tinatapatan. Gusto ko lang maging komportable yung bata. Komportable. So, bibili ka ng aircon. Ipapakabit mo, pero wala kang ipambayad ng kuryente. Ayoko lang naman kasing pagsisihan niya yung pagbalik niya sa amin kapalit na magandang buhay niya doon. Ay, naku, Mare. Kahit kailan, hindi mo matatapatan ang mga layo na binibigay ni Antonio kay Sarah. Yung pagmamahal mo sa anak mo, doon mo siya kayang tapatan. Manali ka na doon. Sabi nga ni Sampaguita, kapag ika'y nasaktan, ika'y nahirapan, kumapit ka lang. Sarah? Sarah! Ma! Pa! Tingnan niyo yung mga binili ko, ang bongga, di ba? Ano yan? Mga appliances po para dito sa bahay. Tingnan nyo, may aircon ako binili para kahit nagluluto kayo, hindi na kayo naiinitan. Eto rin, may bago. Bago daw to, bongga nga to eh. Para makapagsalang kayo ng sabay-sabay habang nagluluto. Saan galing yun? Binili ko po. Pera ni Antonio? Bali, pera ko na rin kasi allowance ko naman yung ginamit ko eh. Gusto ko lang naman ho maging komportable tayo. Sarah, hindi kita pakikilaman kung gagamitin mo yung pera para sa sarili mo. Pero huwag dito. Hindi para sa amin. Bakit ho ba ayaw nyo? Eh, hindi ko naman ninakaw to eh. Alam ko. Pero hindi pa rin tama na gamitin mo ang pera ni Antonio para sa amin. Ayaw umapulaan kami ng mama mo. Excuse me po. Ay. Sino kong pwedeng makausap dito? Ako po, ma'am. Ano may tutulong ko sa inyo, ma'am? May driver po kayo dito. Ang pangalan, Ismael Suarez. Ito po yung taxi niya. Ah, oh, kilala ko yan. Bakit ho? Pwede ko ba malaman yung address niya? Sino ba kayo? Ako po yung dating amo ng asawa niya, si Laura. Kasi ho, kailangan ko lang talaga sila makausap eh. Sandali lang, ma'am. Kukunin ko na, ha? Sarah, ano ma?
Maninermon ba kayo? Intindihin mo na lang yung papa mo. Eh ako, kailan ba niya ako iintindihin? Anak, kasi baka kasi masamain na ibang tao yung pagbibigay mo sa amin. Hindi naman pinapakialaman ng papa mo kung saan magagastusin yung allowance mo eh. Huwag kayong mag-alala. Pinakansel ko na naman yung mga appliances na yun. Huwag ka na magtampo. Masakit sa papa mo ang malaman na hindi pala niya maibibigay sa'yo yung mga gusto mo. Maano bang mas mahalaga? Yung pride ni papa o yung kalagayan ko? O basta intindihin mo na lang siya, anak. Pwede ba yun? Sige na nga, maalis na ako. Baka mamaya tayo pa yung mag-away. Masyado na maraming nega vibes. Para, nagkita ba umalis yung mami mo? Wala yung kotse sa garahe. Ah, Dad, hindi po siya nagsabi. Saka, saan naman po siya pupunta? Kaka-recover lang niya. Hindi ko nga rin alam eh. Sige, tatawahan ko lang siya. Ah, Dad? O, bakit? Nakikita pa po ba kayo ni Sarah? Oo. Oh, kapag nagbibigay ako ng allowance. Bakit? Namimiss ko na po kasi sila. Sila po nila mama at papa. Kara, magpakatatag ka. Hanggat mahihit sa atin ng mami mo, hindi mo sila pwedeng puntahan. Pahupain mo muna ang sitwasyon. Kailangan mo magsakripisyo para hindi sila mapahamak. Bantayan mo yung kotse, ha? Yes, ma'am. Ay, excuse me po. Kilala niyo po si Laura Suarez? Ay, oo. Doon lang banda yung bahay niyan papasok. Sige ho, salamat. Diretso lang po, no? Diretso lang po. Sige ho, salamat. Oy, ito'y mabuti nandito ka na. Ay, hinahanap niya si Laura Suarez. Pahatid na lang. Sure. Hello. Hi, miss. Miss, hinahanap niyo daw po si Laura. Sino po sila? Ako si Lucille De La Rosa. Kilala mo ba sila? Oh, pero wala sila dyan. Wala? Oo. Naku, eh, saan kaya sila nagpunta? Ay, hindi ko po alam eh. Hindi mo alam? Hindi. Gusto ko pa naman sana silang makausap eh. Ano ko bang kailangan sa kumari ko? Kumari? So ibig sabihin, close kayong dalawa ni Laura? Kasi magkumari kayo eh, di ba? Ano ka ba, sister? Yun lang ang tawagan namin dito. Sayang naman, gusto ko talaga siyang makausap. May itatanong sana ako eh. Wala ba talaga siya dyan? Alam ko wala eh. Excuse me? May problema ba? Wala. Ibig sabihin, sister, kung may tanong ka, ako na lang tanongin mo, magaling ako sa question-answer portion. What? Ibig sabihin, pwede naman kita samahan doon kala Laura. Kaya lang alam mo, sister, marami sunog baga doon. Patatagahin ka, o bet mo ba yun? Sorry, hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo. Basta kung merong... Wala sila doon eh. Wala. Matagal na ba kayong magkakilala nila Laura at saka ni Ishmael? Very, very light. Ishmael ba yun? Hindi. Kasi gusto ko sanang malaman, saan ba sila nanggaling? May mga anak ba sila? Ang bongga ng mga questions mo, sister, ha? Parang survey lang ng NSO. Eh, hindi, kasi gusto ko lang naman talaga sana silang makilala pa, kaya ako nagtatanong. Eh, mukha naman kasing parang close kayo, kasi nga, kumari... Ano ko ba, alam ko ba sa gantong oras, walang masyadong tapos... Ano, oops, baulan pa. Doon yan, nagpupunta sila somewhere there, eh. Hindi ko din alam. Matagal ko na nga silang di nakikita, eh. Ma'am Lucille? Ay! Mare, dumating ka na pala. O di ba sabi ko sa inyo, wala sila doon sa bahay nila. Ito siya. Ito, ako nang bahala. Ah, okay, ito, thank you, Mare. Oh, eh bakit gulat na gulat ka makita ako sa lugar na to? Nagtataka lang naman ho ako kung paano niyo nakuha yung
yung address namin. Nakuha ko sa yung details ng taxi ng asawa mo, kaya pinagtanong ko na kung saan kayo nakadira. Ano po bang kailangan ninyo? Maayos naman po ako nagpaalam sa inyo, di ba? Eh bakit ba parang ayaw mo ako makapunta sa bahay ninyo? Ayaw mo o baka naman may tinatago ka? Ayoko lang po ng gulo. Ayaw mo ng gulo? O baka naman talagang may tinatago ka? Yung kaibigan mo kasi, ayaw niyang sabihin kung saan ka nakatira. Eh, hindi naman ho niya kasi kayo kilala eh. Kami pong mahihirap, natatakot din ho kami sa masasamang loob. So anong gusto mong palabasin? Na meron akong masamang gagawin sa'yo? Wala po ako sinasabing ganyan. Kayo po nagsabi niya. Pero tama yan. Mag-ingat ka. Pero sa ngayon, wala pa akong gagawing masama sa'yo. Gusto niyo po bang pumasok sa bahay namin? Hindi na. Dahil alam ko wala naman ako makikita doon eh. Dahil nalinis mo na ang bahay mo. Diba doon ka naman magaling ang maglinis? Tama naman po yun. Katulong lang po ako. No, you're not. Hindi ka lang ordinaryong katulong ng asawa ko. At alam nating pareho yun. Tama po. Hindi lang po ako katulong. Caretaker din po ako na tinitirahan ng anak ninyo. Hindi pa tayo tapos, Laura. Galingan mo ang paglinis ng kalat ninyo ni Antonio. Dahil sinasabi ko sa'yo, matikulosa ako. Kahit na anong dumi, makikita at makikita ko. Kaya sinisigurado ko sa'yo, wala akong palalagpasin kahit na anong dumi. Baka bumalik pa yun. Makita, lalaki lang ang gulo. Ba't nga ba pumunta din si Lucille? Walang. Malamang naghihinala na eh. Ako, napakiramdam ko. Wala bang alam yun? Kasi kung may alam na yun, eh hindi na mag-aakubili na mag-imbestiga dito yun. Eh kung ano-ano nga tinatanong sa akin? Naghahanap lang yun ng prueba. Baka sakali nga may connection kayo ni Antonio. Anong gagawin natin, Ishmael? Kailangan natin mag-iingat. Maswerte tayo, hindi niya nakita si Sarah. Pero pag biglang bumalik yan dito, maaaring malaman niya ang lahat na hindi natin nalalaman. Everything is set sa promotion album niyo. By next week, we'll start your mall tour. And Jen here will be the band's road manager. Hi! Ah, hey. My name is Zen. Hi, I'm Edward. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sige, may iwan ko muna kayo. Sige po. Okay. Fred, ano, kamusta? Ready na ba tayo? Yes, ma'am. Okay. This guy here is really good. Kaya niya lahat. I trust this guy so much. You're in good hands. Hi, Edward. Oh, Sarah. Hindi tayo pala. Tama. Papakilala kita. Sarah, this is Zen. Road manager namin. And Zen, this is Sarah. My girlfriend. Hi, Sarah. Nice to meet you. Nice. Okay na. Can we start now? Oh, sure. Sige, sige. Sarah, wait lang. Sige. Sarah, right? Are you okay? If you want, if you're bored, I can give you a tour around the studio. No. Thank you. Are you sure? Mama, miss na miss ko na po kayo. Pasensya na po kayo, ah. Hindi na ako nakakapunta dyan. Ayos lang yan, anak. Ang importante, ligtas ka. Eh, kamusta naman po kayo? Namamroblema kami, anak. Bakit po? Pumunta kasi dito yung mami mo. Nahanap na niya yung tirahan namin. Nagtatanong-tanong, eh, hindi pa rin pala natatapos sa paghihinala niya. Mama, mag-iingat po kayo, ah. Kilalang kilala ko po si mami. Hindi siya titigil lang at hindi niya napapatunayan na totoo yung kutob niya. Oo, anak, oo. Ano? Paano nalaman ng mami mo kung saan nakatira si Laura? Natatakot na nga po ako para kanila, Mami. Baka mamay magkasakita na naman sila. Anytime soon, pwedeng malaman ni Mami yung totoo. Baka mamay maabutan niya si Sarah doon. Tatanong gagawin natin. Sige na.
Ako nang bahala sa mami mo. Hindi pwedeng bigla ka lang umaalis, Susil. Kagaya mo lang sa sakit. Saka anong mangyari sa'yo? Wala naman nangyari sa akin. Kahit na kung saan nagpupunta eh. Baka mamaya dyan makakuha ng sakit. May minute lang ako. Si Laura. Paano mo nalaman? May nagsabi sa akin. Ano ba talaga ang relasyon yung dalawa, ha? Gano'n ba kayo ka-close? Para makapagsumbong kagal siya sa'yo just in case na may mangyari sa kanya? Hindi si Laura ang sabi sa akin. O, eh sino? Si Ismael. Kilala mo ang asawa niya? Oo. Magkakilala kami. Ngayon, sabihin mo nga sa akin kung babae ko si Laura. May kinakausap yung asawa niya. Then doesn't prove anything. O, sige. Sinasabi ko sa'yo, Lucille, tigilan mo na yung ginagawa mo kung ayaw mong tayo mag-away. Hindi, Antonio. Ako ang magsasabi kung kailan ako titigil at hindi ako titigil hanggat wala ako nakukuhang ebidensya. You can lie all you want, Antonio. Pero hindi ako titigil sa ginagawa ko. Kung ano man yung tinatago mong sekreto, sisiguraduhin kong malalaman at malalaman ko yan. Hindi pwede, Lucille. Hindi mo pwedeng malaman ang totoo. Kailangan kitang unahan. Hindi, okay ako. Si Jason yung parang nagkamali, di ba? Edward? Oh, Sarah. Sarah. Hindi pa ba kayo tapos? Medyo naiinip na kasi ako eh. Ah, siguro maya-maya. Gusto mo pati na kita pa uwi? Bro, cafeteria muna kami. Oo. Ah, sige po. See you later. See you. Bye. Hindi, dito lang ako. Sure ka? Ayaw bang sumama kay Lizette tsaka Jessica? Kay Seth? Oh. Hindi na. Mas okay na matuyuan ako ng laway kaysa naman magdugo yung ilong ko. Sobrang mag-English yun eh. Okay. Sige, ikaw bahala. Nagaganda ka ba sa kanya? Ewan. Yeah, siguro. Bakit naman siguro? Eh, ang ganda-ganda kaya niya. Para siyang foreigner. Half-half ba siya? Ay, hindi ko alam eh. Mm. Eh, may boyfriend na ba siya? Sarah, hindi ko nga alam, okay? Ngayon ko lang siya nakilala. Kita mo ba? Uy, Edward, teka lang. Tatanong lang naman ako sa'yo. Ba't parang naiinis ka dyan? Eh, kasi alam ko yung patutumbukan mo. Pagsesalusan mo lang siya. Hmm. Ganun ba yung tingin mo sa akin? Ganun ako ka-insecure? Edward, excuse me. Mas maganda ako dun sa babaeng yun. Uy, yun naman pala eh. Bakit ang sama ng timpla mo? Wala. Eh, kasi nainip lang ako sa bahay. Hindi ako makahinga. Alam mo yung pag gusto kong mag-shopping, nagagalit si Papa. Saan nga, pakiramdam ko, wala akong kakampi. Alam mo, ikaw lang. Tayo mo mamang buong araw. Gumawa ka ng paraan para di siya makalis ng bahay. Bakit po? Saan po ba kayo pupunta? Pupunta ko si Sarah. Kailangan mailipat ko na sila bago tayo maunahan ng mami mo. Sige po. Daddy, ano pong ginagawa niyo dito? Kailangan niyo na umalis. Balak nung Lucille, balik ka dito. Hindi nga ganun kadali yun. Nandito yung kabuhayan namin. Delikado na kayo dito. Babalik ka kayo, Lucille. Salamat sa malasakit. Pero ako na bahala sa pamilya ko. Huwag na kayo magmatakas. Tinuturuan ko na kayo eh. Kapag nahuli tayo, damay-damay tayo dito. Gusto mo ako mahamag yung mga bata?
Mama, Papa, pumayag na nga ho kayo. Si Daddy na nga'y gumagawa ng solusyon eh. Hindi ako nagmamataas, Antonio. Pero kaya kong pangalagaan ang pamilya ko. Huwag kang magalala. Gagawin kong lahat para hindi kami mahuli. Hindi ganun kadali yun. Mapera si Lucille. Kaya niyo yung hanapin kung gugustuhin niya. Mommy, saan po kayo pupunta? May pupuntahan lang ako. Pwede po ba akong sumama? Hindi na. Ako na lang mag-isa. Kaya ko naman eh. Total, may aasikasuhin lang ako para dun sa party ng lola mo. Mommy, sige na po. Wala rin naman po akong gagawin eh. Saka, kakagaling nyo lang po sa sakit, di ba? Sige, sumama ka na. Sige po, kunin ko lang po yung bag ko. Tanggapin niyo yung tulong ko. Kung ayaw niyo akong magdesisyon, ako na magdedesisyon. Sasama ako kay Daddy para wala akong mabuko sa atin. Umayag ka na. Isipin na lang natin yung mga bata. Sige. Ito na sumama kay Sara. Baka kasi bumalik pa dito si Lucille. Makita niya walang tao. Pag-isipin niya pa, nagtatago tayo. May tinatago tayo. Mo si Laura, hindi ba? Hindi pa rin po pala nawawala sa isip niyo yun. Hindi. At hindi pa rin nawawala ang suspecha ko sa babaeng yun. Gusto kong malaman yung nakaraan niya. Matagal na ba sila magkakilala ng daddy mo? Mami, I'm sorry po. Wala po akong alam. Ilipat ko sila ng bahay. Hindi sila maharap ng mahay mo. Ay! Ma, bongga, may pailaw! Ay, ang ganda! Ang bongga naman dito! May taas pa, Mama! Tingnan ko yung kusina yata yun, Ma. Uy, Ma, kusina! Ang laki ng kusina mo dito! Ay, laki pa nung ref. Ang bongga naman. Iba talaga si Daddy. Ma, tingnan ko lang yung sa taas, ha? Magkabukuhan na, Ma. Ah, basta, isa lang ang alam ko, namumuro na yung Lucille na yan, eh. At hindi ko siya uuwi.